Hi everyone! Welcome back to my channel. So for today's video, I am going to do another haul. I know kakagastos ko lang, ta-shopping na naman ulit ako and everything. But yeah, hindi ko mapigilan. Pero ito last na talaga to kasi walang-walang-wala na talaga akong money. Naubos ko na. Savings, baon, lahat. Goodbye. So ito mga pinamili ko, feeling ko ano na to. Christmas, New Year, birthday, Christmas ulit, New Year ulit, birthday ulit. So, ayun, ganun ako kagastos sa trip na to. But, yeah, so first, gusto kong sabihin na ang kalat ng kwarto namin. Kasi tinatambak pa namin lahat ng binili namin dito. But after this vlog, I'm gonna pack my things na para naman luminis-linis. And di ko na sila iisipin sa last night ko here. Tapos, second, I have a pimple. I know, panira ng face. Wow! Ganda ka, girl. But yeah, naiilang ako eh. Pero, whatever na lang. Tapos, third, pangit yung quality ng video ko dahil I'm using my iPhone. Sino ba nakasira ng camera ko? Second, gabi na. So, yung lighting ko, palpak. Third, pinagtsatsagaan ko yung ilaw dito sa kama namin. As in, kung nakikita nyo yung itsura dito, ang funny ng setup ko. Nag-vlog lang ako para at least after, hindi ko na siya iisipin pag uwi ko ng Manila. Fourth disclaimer, again, every time I do shopping hauls, hindi ako nagyayabang. I'm not trying to show off or brag. I just wanna share kung ano yung mga nabili ko, kung ano yung mga nagugustuhan ko. But you know, you guys also get to know me, get to know my style, get to know who I am, what I like, what I don't like. So it's really just, you know, me sharing. So yun na, wala tong yabang. Wala tong yabang. I repeat. So yun nga, last night we went to Woodbury Outlet. And isa siya sa mga favorite outlet namin kasi laging magaganda yung mga nabibili namin sa Woodbury. And actually, bago magpunta ng outlet, sabi ko, wala akong bibilin, as always. Kasi wala naman ako hinahanap na specific, or wala naman talaga akong ginugustong bilin. But, yun na nga, pagdating doon, basta may maganda, go, bye, 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 bye. Ending, bye-bye, money. Kaya, ang sad. Ano na naman ako, tamang pag-iipon na naman sa start ng 2020. Para pag natapos yung 2020, may gagastusin na naman ako at uubusin. Okay, very wrong. But yeah, I'm gonna start with the things na binili namin ng sister ko for pasalubong sa aming family, friends, etc. So, simulan ko sa family. So, Vera Bradley, ano yun na yung mga bags, like towels, basta mga ganun. So, itong backpack, yan, black siya, tapos ganito yung loob niya. Binili namin to para sa cousin namin, for Maris. Tapos binilang din namin yung lola namin ng medyo matchy-matchy, black din na duffel bag. And meron din akong ganito, exact same thing na binili ko pa before. So yan, malaki siya ha, ang daming pwede ilagay dito. And nag-request kasi ng bag yung lola namin. Ang hindi ko lang maintindihan is, lagi naman siya nasa house. So para saan yung bag? Hindi ko din alam. So after we went to Tommy, we saw this parang backpack or ano ba to, sling bag. Ganyan. So, this is color pink. Ang cute niya, ha? So, this is for Mika or Leklek. Pinasosyal lang namin. Ayaw daw niya ng Leklek. Gusto niya Mika. So, Mika. And then, for Bumi Marco, kapatid ni Leklek, itong t-shirt. Yan. Color yellow. Meron din akong ganito, mga dalawa. Red and white. So, yan. Matchy kami ni Butch. Para sa mga tita namin sa mom side, bumili kami ng Kate Spade na earrings. Tatlo yon. I'm gonna show you isa-isa. So, patience, okay? So, ito yung first. This is cute. It's like a flower. Focus naman. So, yan. Sobrang cute niya. Dainty. Ganon. So, ito yung second one. Mas dainty and mas simple siya. It's a bow. So, yan. Kita naman, diba? So, yan siya. Cute naman eh. Tapos, yung pang third. So, yan. Very cute. I would actually wear these. Pero hindi na ako bumili kasi nung may paubo. Sorry.
Hindi na ako bumili kasi nung nag-Kate Spade kami, naubos ko na yung money ko. Wala na akong, you know, wala na akong panggastos. Yun na yung pang-family. Lipat naman tayo para sa mga friends ko. Sa Tommy, bumili ako ng dalawang cap and isang bag. So, ito yung cap. Simple lang. Isang black and isang white para sa mga aking guy friends. Dapat bibili din ako, but then I decided to buy this one instead. Meron akong black and meron din akong white. Tapos, bumili din ako ng bag, duffel bag. Sobrang cute nito. Like, malayo pa lang ako dun sa kung saan to nakasabit. Nagustuhan ko na talaga siya. So, ito siya. Yan, may H. Tapos, ang ganda kasi ng color. Yellow, green, blue. And I don't know, it's so preppy na sporty. Gusto ko din sana, kaya lang meron na akong duffel bag from Tommy na binili ko before. So, ayun, pang pasalubong ko to sa friend ko. Tapos, this one, pasalubong also, Godiva na chocolate-covered pretzels. Isa to sa mga favorite namin talaga, papakin. Ang sarap niya, nakaka-addict. Gusto namin yung dark chocolate. But, ito, ang sarap pa din niya, milk chocolate. So, bumili lang ako isa, and then I'm just gonna give it to a friend. Pero, pag ako na-tempt, sa akin na lang to. Yun na yung pampasalubong ko na galing sa outlet. So, lipat na tayo sa mga binili ko para sa sarili ko. And sobrang happy ko sa mga napamili ko, but at the same time, medyo parang Ronnie why. Sana sinave ko na lang yung money ko, lalo na magbo-birthday ako sa March. Sana ginamit ko na lang siya pang celebrate. But then yeah, it's okay. I'm just gonna save money. Magtatahi ako para sa client so I get to earn again. And ayun, kasi naman. Anyway, puro bags yung nabili ko. Tapos, gusto ko lang sabihin na before, hindi naman talaga ako mahilig sa mga bag, sa mga like designer, ganyan. Gusto ko sisihin yung ate ko. Kasi siya yung totoong addict sa ganito. And na-influence niya ako. Paano ba? Hindi ko alam eh. Pero feel ko ano lang, inggitera ako, nainggit ako. Tapos parang tinay ko bumili ng isa. Tapos nagsunod-sunod na, nakaka-addict na. Kaya ayun. I ended up buying 3 bags, tapos isang wallet. So first, Prada. May ganito yung sister ko, color yellow. She bought it like few months ago. And yung akin ay pink. Bilang inggitera ko, same style, different color lang. So ganito siya. Sobrang ganda ng color niya. Sobrang ganda. Tapos ito, may long strap. Tapos pwede din siya maging shoulder bag. Hatakin mo lang to. But then, I don't wanna do it kasi ayoko pang tanggalin to. This is so cute. Bumili din ako ng wallet sa Prada kasi naglalakad lang ako, dapat magbabayad na ako ganyan. Tapos nakita ko yung wallet. Sakto kasi, whenever I travel, I change my wallet. Gusto ko yung envelope type lang na manifest. As in, pang cash lang talaga. So, nasira na yung ginagamit ko before. Tapos sakto may nakita ako. Color pink, super cute. So, binili ko na siya. Ito siya. So, mukha lang siya envelope. Manifest lang siya. So, at least pag umaalis ako, magaan lang sa bag, tapos easy access lang, open it, cash, tapos merong card holder dito, so perfect siya for like debit, credit, ID, yun. Tapos, sabi ko sa sister ko, kumuha din siya para matchy kami. Kaso, ewan ko dyan, nagdalawang isip, di siya bumili. So sabi ko, kung pumayag siya, ililibre ko sana siya, para yun yung gift ko sa kanya. Imagine. Eh kaso wala, di daw niya bet, eh di, ayun. Wala na lang akong gift sa kanya. Joke. NR siya. After Prada, nag-ano kami, ba't tumatawa ka? After Prada, nag-Balenciaga kami. And dapat di ako bibili kasi meron na akong Balenciaga, yung white na maliit. Na napakita ko na sa haul ko before. But then, when we got there, nag-iikot-ikot ako. Tapos, na-realize ko, kailangan ko ng black na bag. So, nakita ko to, tapos, medyo pinag-isipan ko, pero sobrang gusto ko talaga siyang bilhin. So, yeah, I bought it. Yan. Black, with silver, silver, silver. Tapos, may strap siya, pero short lang. So, talagang pang shoulder bag lang siya. And, I actually used this na kanina, kasi excited ako like that. Ito yung OOTD ko. Diba, cute? Ang peg ay parang New Yorker, na maganda yung work. Pero in real life, tambay. Let's go. And then last na, nagpunta kaming Gucci.
So, nung nasa labas kami, nakapila kami kasi ang daming pumapasok sa Gucci. May nakita na ako sa labas, like sa window, naka-display doon, color pink and color blue. Sabi ko, sister ko, ate, ang ganda. Kung may black, bibilin ko talaga. So, pagpasok namin, unang-unang sinabi ng ate ko, oy, may black. Sabi ko, oh no, kasi wala na talaga akong money. As in, gagamitin ko na yung card ko. So, mababawasan na talaga. Basta yun yung story doon. Tapos, ang tagal kong pinag-isipan. As in, kinuha ko yung bag, check ko sa mirror, binalik ko, umiikot ako sa Gucci, tapos binalikan ko, mirror ulit, ganyan. Ending, bibilin ko din naman. Alam mo yung una pa lang, alam kong bibilin ko. Pero ang dami ko pang inarte sa buhay. So, it's black again. Pero this time, gold naman yung ano niya. Hindi silver. So, at least medyo iba siya dun sa Balenciaga. Sobrang cute. Tapos, it's velvet. Tapos, yun, ang ganda lang. Tapos, sa likod, may heart siya na stitching. Yun, oh. Nice. Tapos, meron din siyang long na strap na gold chain. Ayoko na siya kunin kasi mga naka-plastic pa, nakabalot pa. And ayoko muna tong galawin. Ayun, ending. Wala na naman akong pera. Wala akong naipon. Basta, I will try my best talaga na hindi gumastos sa 2020. Like, hindi bonggang gastos, ha. Yung mga kailangan ko lang talaga. I will try that. Tapos, babalitaan ko kayo sa end ng taon kung na-achieve ko ba o hindi. So, yeah, that's basically it. Mabilis ang haul lang din pala to, like my other one. Tapos, yun. Since wala na akong money, and may 2 days pa kami dito, ang gagawin ko na lang ay mag-iikot, kakain, and mag-OOTD and photos, ganyan. So, check nyo na lang sa Instagram ko kung ano yung mga pinupost ko doon. Doon na nagtatapos ang aking haul, and hopefully, last na siya for this year. Wow, ilang araw na lang, 2020 na. But yeah, I will save. Ako ay magtatahe, ako ay mag-work, so I can earn money, I can save money, at meron ulit akong gagastusin. So yeah, thank you guys for watching, and please don't forget to hit the like button, subscribe to my channel, and follow me on Instagram. Again, it's @RonnieMeneses, so basic. Tapos, yun lang. Wait for my next vlog. Hindi ko na alam kung ano siya. But yeah, love you!